Sinubok sa isang simulation activity sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang kakayahan ng mga pulis doon sa pagresponde sa mga hold-up at hostage-taking situation. Sinukat din ang kanilang kakayahan sa tamang paggamit ng armas. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Alas 10 ng umaga, nakatanggap ng ulat ang Lapu-Lapu City Police na may dalawang hold-upper sa isang gasoline station. Dumiretso raw ang dalawang salaryo sa loob ng opisina ng gasolinahan. Matapos ang 15 minuto, nakarating sa crime scene ang mga police. Wala na roon ang isa sa mga hold-upper. Pero ang isa niyang kasama nasa loob pa ng opisina at ginawang hostage ang isang empleyado ng gasolinahan. Nagkaroon ng negosasyon. Pero biglang binaril ng salarin ang hostage. Sumugod ang mga miyembro ng Special Weapons and Tactics na huli ang hold-upper. Agad na tinulungan ng mga polis ang sugatang biktima at saka pinasok ng scene of the crime operatives ang tanggapan. Ang mga eksenang ito, bahagi ng simulation activity ng Lapu-Lapu City Police para masubukan ang abilidad ng mga polis sa pagresponde sakaling magkaroon ng hold-upan at hostage-taking. Place of crime scene was not announced. Unaware yung personnel natin. So kung ano yung regular na nangyayari sa personnel natin, yun ang talagang pinapractice natin ngayon. Ayon sa liderato ng City Police, nakita nilang kailangan pang pagbutihin ang kanilang komunikasyon at pag-igihan pa ang pag-preserve ng crime scene. Kailangan din daw na maglagay pa at maghigpit sa mga checkpoint para masawata ang mga nakatakas na salarin. Ang iba namang pulis sa probinsya, isinailalim sa dalawang araw na firearms proficiency test. Sinukat dito ang abilidad at paghawak at paggamit ng armas ng 120 police officer 1 na nakadistino sa iba't ibang police station sa lalawigan ng Cebu. Bahagi raw ito ng marksmanship program ng Cebu Provincial Police. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.